Praise the Lord! Tunay po na napakabuti ng Diyos. Welcome sa atin pong online internet Bible study. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayong gabi sa pamamagitan po ng ating broadcast na dumaraan po ngayon sa gabing ito sa pamamagitan ng internet. Dalawa pong platform ang maaaring inyo pong ginagamit ngayon para po mapanood po tayo sa ating Bible study ngayong gabi po ng Thursday, March 17. Napakabilis po ng araw. Ano po? March 17 na po, 17 days na po kaagad ang atin pong nagamit sa buwan po ng Marso. At nasa ikatlong buwan na po tayo ng taong 2022. Kumusta po kayong lahat? Kayo po ay kasalukuyan ng nakikinig at nanunood sa programa at palatuntunang Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. Kumusta po ang lahat ng ating mga online viewers at mga ka-Bible study? Kumusta po naman ang inyong buong maghapon ngayon pong maghapon ng Thursday? Nawa po, kayo po ay nasa maayos na kalagayan ngayong gabi na napapanood niyo po at kayo po ngayon ay aring kayo nagre-relax na, ano po, katatapos lamang ng inyong mga hapunan o di kaya may mga kapatid po tayo ngayon na nasa kasalukuyang nasa opisina o kaya naglalakbay kayo pauwi sa inyong mga tahanan dahil po sa katatapos lamang po ninyong trabaho. Amen. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong kapatid. My name is Brother Dexter Durante po, just in case kayo po ay bago lamang sa atin pong programa. At syempre, hindi ko po syempre palalampasin na atin din pong i-welcome at batiin ang mga kapatid po natin, mga kababayan nating Pilipino na nasa labas po ng bansa at syempre iba po ang kanilang time zone. Magandang araw po sa inyo dyan sa mga nasa ibang bansa. Ano po? At sa mga nasa ibang bansa, ako po ay nakakatanggap ng mga testimony na sa tuwing sila po ay sumasabay sa ating pong broadcast na nagaganap na dito sa ating bansa sa Pilipinas kasi tayo po ay nagsasagawa ng Bible study natin gabi-gabi, Philippine time. Amen. So syempre, mga kapatid po natin na nasa labas ng bansa, iba po ang kanilang oras. Meron po na umaga ngayon, papasok sa kanilang trabaho. Meron naman po na tanghali na or bandang hapon. At kasalukuyang sila'y nasa kalagitnaan ng kanilang mga duty. At ay sinasabay lamang po nila na sila po ay magkaroon ng spiritual feeding pa rin sa kanilang buhay sa gitna ng kanila pong paghahanap buhay. Nakaka-bless po ha, nakaka-bless po yung mga testimony na yan. Sabi nga nila, hindi man po nila mapanood kasi naka-headphone po sila, naka-headset po sila dahil sila ay nagtatrabaho. Hindi na po nila nakikita raw yung video pero naririnig nila yung audio. Kaya naman, napakahalaga talaga sa mga kababayan po natin ang audio ano po ng ating program. At sabi nga po, last time, tayo po ay nagkaroon ng abirya ano po sa ating broadcast kasi medyo nagluko po ang ating mga technical equipment na ginagamit po sa ating online broadcasting dahil na rin po siguro sa tagal na ito po ay ginagamit. At praise God, amen, unti-unti po ulit na nagkakaroon po ng pagbabago. Napalitan na po ang ating audio interface mixer at salamat po sa Lord at ito nga po ang ating gamit ngayon. At salamat sa Panginoon sa kanya pong supernatural na pagtutustos. Talagang nakakagulat ang Lord kasi nung atin pong ipinanawagan nung gabing din yun na talagang napakalaki po ng problema ng ministry. Akalain mong tumugon agad ang Lord sa halagang ating kailangan. Ano po? At kaya nga po, salamat po sa Lord na tayo po ngayon ay nakakapaglingkod sa inyo. Kaya mahalaga po, alam ko sa inyo ang ating pong audio rin at yung quality. Anyway, sa mga nasa labas ng bansa, magandang araw po sa inyo at patuloy na ang pagpapala rin at biyaya ng Diyos ay sumainyo. Amen? At ngayon pong gabi ng Webes, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong palatuntunan. Isang oras at kalahati na naman po ang ating inilalaan pero hindi naman po natin yan isinasagad para lamang po meron na kayong expectation kung ilang oras po ang ginagamit sa ating Bible study. Pero sinisikap po natin na as much as possible ay hindi po tayo mag-overtime. Ano po, dahil ako po ay naniniwala rin sa halaga po ng bawat oras na inyong inilalaan sa atin pong palatuntunan. Amen. Kaya ngayon pong gabi tayo magpapatuloy maya-maya lamang sa atin pong conclusion at pag-aaral do sa ating subject na almost 2 weeks na po na ating tinatalakay. Ito po yung subject na importance
of prophecy. Amen. So atin po kasing pinag-uusapan yan, yung halaga kung bakit po tayo ay nag-aaral ng mga Bible prophecy. Mamaya po ha, pagpapatuloy natin yan. Pero bago po ako magtuloy, tayo po muna ay magbukas sa pamamagitan ng isang maiksing panalangin sa atin pong program ngayong gabi ng Webes. Can we pray? Tayo po'y magsama-sama sa panalangin, mga kapatid. At tayo po'y tumuon sa Panginoon sa atin pong pananalangin. O Diyos, amang makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa isa na namang gabi na ibinigay at ginawa mo sa amin upang kami po ay makapag-aral at makapakinig muli ng iyong salita. Holy Spirit, you are the great and the best teacher of the church. We welcome namin ang iyong presence sa aming pagtatalakay ng iyong salita at pagsasama-sama ngayong oras na ito sa aming pong ginaganap na online Bible study. Dalangin ko po na ang kapangyarihan at presensya mo'y maranasan naming lahat. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. So praise the Lord. Again, welcome. Magandang gabi po. Magandang araw. At ngayong gabi, bago po tayo mag-aral ng ating pong subject na the importance of prophecy, meron ulit po akong breaking news na ipapanood po sa inyo. Gusto ko po itong ma-share sa inyo ngayong gabi. Ano? Kasi nga po, tayo po ay nasa pagtuturo din ng tinatawag na Bible prophecy at napakaganda po na atin din pong naipapakita sa inyo, na ipipresent sa inyo yung mga kaganapan na nangyayari po sa kasalukuyan. Amen. Dahil yung mga nagaganap po sa daigdig, ito po ay nagpapatunay na ang Bible prophecy po ay nagaganap na po sa ating pong kapanahunan. Amen. So ito po muna, panoorin po ninyo itong balitang ito na pumasok kaninang maaga-aga. Amen. Kaninang bandang umaga po ngayong araw na ito ng Webes, kasi kagabi pala ay madaling araw, amen, ay nagkaroon po ng napakalakas na paglindol diyan po sa malapit pa naman ito sa atin, diyan sa bansang Japan. Hindi po ako nagkakamali, ang tala po ng lakas nito ay 7.2 something ang lakas po nitong lindol. At ang isa pa rin pong alarming itong lindol na ito ay ito yung lugar na kung saan ay tumama dyan yung nakaraang, mas malakas nga lang yung nakaraan, parang 9 nung araw yan eh. 9 something po yung lakas nung lindol na tumama dyan din sa lugar na yan. At ito nga po ay naglagay pa sa peligro dyan po sa bayan na yan sa Japan, kasi nandyan yung kanila pong nuclear. Amen. Pero salamat sa Lord at hindi po ito naapektuhan nung tinatawag na lindol. Pero may tsunami alert. Panoorin po ninyo ang balita ngayong araw na ito. A powerful 7.3 magnitude earthquake struck off the coast of Fukushima in northern Japan on Wednesday evening, triggering a tsunami advisory and plunging more than 2 million homes in the Tokyo area into darkness. The region is part of northern Japan that was devastated by a deadly 9.0 quake and tsunami 11 years ago that also caused nuclear plant meltdowns. Alright, so nakita niyo po, narinig niyo po ang balita. Yan po ay mga clips ng mga tinatawag na experiences dyan sa lugar ng Japan. Napakalakas po ng paglindol. Ngayon, kung ating po bubuksan sandali ang ating mga Biblia, ang sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 24, amen, ito po ay ating puntahan ngayong pong gabi at atin lamang pong sandali itong pasadahan at silipin. Ang sabi po rito ng Panginoon sa kanya pong pagbabahagi, pagtuturo sa kanyang mga alagad nung araw na yon,
na sila po ay nagtanong sa Panginoon. Ang sabi po ni Jesus, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, ganito po ang ating mababasa. Particularly, we will be starting in verse 6. Ano po? Ang sabi ni Jesus sa verse 6, Matthew 24, "And you shall hear of wars and rumors of wars." Ito po yung nangyayari ngayon sa ating paligid. Dahil may kasalukuyan po na mga naririnig tayo, nababalitaan tayo ng mga digmaan. Ano po? So sa kasalukuyan po, ha, tuloy-tuloy, 21 days na po ata ngayon, ang tinatakbo po ng digmaan dyan po sa Ukraine at Russia. Ano po? At bukod po doon, ay kung atin din pong isasama pa ang atin pong mga nababalitaan ngayon na nangyayari, nagkakaroon po ulit ng girian ang bansang Iran at Israel. Ano po, bagamat ito'y on and off, pero sumasabay po sila ngayon sa tinatawag na gulo dyan po sa Ukraine and Russia. Kaya nga lamang nahatak po dito ang Amerika, nahatak po dito ang tinatawag na Iraq. Kasi nga po dito sa latest na nangyari po sa Israel, yung kanila pong spy network na nakabase po sa Iraq, pinaulanan po ng missile, ano po, kamakailan ng Iranian. At talaga po nga hindi na po sila nagpaligoy-ligoy pa. Tahasang claim ng Iranian na nation na sila po ang nasa likod nung pagpapaulan ng sunod-sunod na missile dyan po sa Iraq. Ano po? At nadamay din po dyan ang ilang mga facilities ng Amerika. At syempre, nangyari po yan sa lupain ng Iraq. Kaya magulo, medyo complicated po ang mga sitwasyon ngayon na nagaganap at nangyayari po sa ating kapaligiran. Kaya sabi po yan ni Jesus sa prophecy, yan sabi sa verse 6, "And you shall hear of wars and rumors of wars." Pero may paalala po siya, sabi niya, "See that you be not troubled." Kaya nga po, bilang mga anak ng Diyos na nakikinig at nag-aaral ng Bible prophecy, ang purpose po ng prophecy is not to scare us but to prepare us. Amen? So hindi po ang layunin ng Bible prophecy ay takutin tayo, kundi para po tayo ay maging handa at maging po tayong aware sa mga nangyayari at nagaganap sa ating paligid na bago pa ito mangyari at maganap, ito po ay pinangunahan na ng Panginoon ng mga babala. Amen? Kaya po hindi tayo dapat mabahala dahil ito po ay nagpapatunay lamang na kontrolado po ng Diyos ang mga nagaganap at nangyayari sa ibabaw ng daigdig. Wala pong bagay na nagaganap sa ibabaw ng daigdig na hindi po dumaan sa tinatawag na kapahintulutan ng ating Panginoon. Maliwanag po yan, ha, sa Amos chapter 3 verse 7, na hindi raw po pahintulutan ng Diyos na maganap ang mga bagay-bagay sa ibabaw ng daigdig na hindi muna niya ito paunang sasabihin, ipaalam sa kanyang mga lingkod na propeta. Kaya nga po, yan po ang importance ng Bible prophecy, to get us prepared. Amen? Para po tayo maging handa sa mga paparating at mga magaganap na mangyayari sa hinaharap. Yan po ang esensya ng pag-aaral po ng Bible prophecy. Amen. So ang sabi po rito, "For all these things must come to pass, but the end is not yet." Now he goes on, ang sabi niya sa verse 7, "For nations shall rise against nations, and kingdoms against kingdoms." So, ayan po ang mga nangyayari ngayon. Nations are rising against nation. May I just add, ano po, and remind everybody na hindi pa po kumakalma ang tension between China and Taiwan. At ito po ay napakalapit po sa ating bansa. Amen? Geographically. Amen? At ang sabi, "And kingdoms against kingdoms," and the next phase and next things that Jesus mentioned in verse 7 is this. Ang sabi niya po rito, "And there shall be famines." Amen? So magkakaroon din daw po ng tinatawag na mga tagutom. At nasa laman na rin po ngayon ng mga balita, ha, na nagsisimula na po in some other parts of the world ang tinatawag na tagutom. Mumamahal na rin po ang mga bilihin. Isama pa po natin yan dahil isa po itong malaking contributing factor para po mag-trigger do sa tinatawag na famines. Amen? So may I just add, ano po, sa tribulation ay kasama po ang tinatawag na famine. Amen? Kasi ito po ay na-reveal do sa tinatawag na revelation of the horses. Amen? Kung minsan kayo po ay nakipag-aral sa ating Bible study, natakil ko po nung tinalakay natin ang Book of Revelation, yung mga tinatawag na mga seven seals, yung mga judgments, yung mga bowls. Ito po yung mga tinatawag na informations na ipinahayag po ng Diyos kay John kung ano po yung extent ng magiging karanasan po ng tao sa wakas ng panahon, yung last
7 years. At sa isang bahagi rin ng Biblia ay nabanggit po mismo ng Panginoong Jesus na itong parating na pagsubok na susubok sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa sa araw na yon, ang sabi po ni Jesus, wala raw po itong katulad. Kaya kung ating iisipin na yung famine at yung mga pestilences na dinanas nila Moses nung panahon ng kanilang generation sa Egypt, wala pa pala yon sa kalingkingan itong parating na dilubyo na itinakda po ng Diyos na mararanasan ng tao. Kung isasama po natin yung mga kaguluhan, mga salot na dumating sa lupain natin sa mga nakalipas na kasaysayan ng mundo, amen, to cut the long story short, maliwanag po ang Biblia na hindi po ito maihahalin tulad. Meaning to say, ito na po ang ating conclusion dyan, grabe po ito, wala kasing katulad. Amen. Kaya yung famine na mararanasan po sa tribulation, amen, at yung famine na nagsisimula ngayon, hindi po sila magkatulad. Dahil ito pong ating dinaranas ngayon sa kasalukuyan ng mga nations against nations, yung gera, yung famines, at idagdag natin yung pestilences, mailalagay natin dyan sa kategoring yan yung coronavirus, yung mga pandemic na yan, ano po. At ang sabi po rito, dito ngayon bumagsak yung aking pinapanood sa inyo. Amen. Ang sabi po rito, and not only pestilences, not only wars, not only famines will be present when the time of the end is about to come. Ang sabi po ni Jesus sa verse 7, and also, there will be earthquakes, plural. Ibig sabihin, magiging marami. At, excuse me po, at madalas, ang mga pagkakarinig natin at pagkakaranas ng maraming tao sa ibabaw ng daigdig sa tinatawag na lindol. Amen. So dadami po at magiging frequent ang mga lindol sabay-sabay halos sa iba't ibang panig sulok ng daigdig. At hindi basta earthquakes, ibig sabihin palakas po ito ng palakas ng palakas ng palakas na hindi pa nararanasan nung araw. Kaya kung makikita niyo po ang mga paglindol ngayon, ang lalakas po, 7 in the magnitude, 9 in magnitude, ano po, ganun po, katindi. At maibalik ko lamang doon sa famines and pestilences, isa rin po sa magiging contributing factor, I believe, ay yung tinatawag na climate change. Kaya po nauubos ang ating mga pagkain dahil nga po sa mga pagbabago ng panahon sa mga lugar ngayon nakakaranas ng yelo, sobra ang paglamig at humahaba. Sa mga dumaranas ng bagyo, lumalakas ang mga bagyo, amen, at maraming mga pananim ang mga nasisira. So ito po ay ilan lamang po sa mga contributing factor na magigipong dahilan para po maganap, mangyari po yung sinasabing famines and also pestilences, mga kapatid, ano po, na nanonood sa atin ngayong gabi. Ngayon, ang sabi po ng salita ng Diyos sa verse 8, kung ating tutuluyan ang pagbasa, sabi po ni Jesus, all these are beginning of sorrows. Ibig sabihin, ito raw po ay simula pa lamang. Sa ibang translation ng Bible, ang sabi, these are the beginning of birth pains. Ibig sabihin, inihalin tulad po ni Jesus ang wakas ng panahon pag ito'y nagsisimula ng lumapit sa kanyang pagbabalik. Amen. Yung second coming po, ang ating pinag-uusapan, there will be a series of birth pains ang maunang mararanasan ng tao sa panahong iyon sa ibabaw ng lupa. Ano po ba yung birth pains? Ibig sabihin po nito sa ating salitang Tagalog, paghilab. Ano po? Yung tinatawag na paghilab ng sinapupunan ng tiyan ng isa pong ina na nagdadalang tao na malapit na magsilang. At kung kayo po ay mga nanay na nakaranas po ng pagsisilang ng bata, hindi po ba pagka kayo lumapit na at tumuntong sa 9 na buwan ng inyo pong trimester ba tawag doon, yung inyo pong tinatawag na pagsisilang ng yung bilang ng buwan ng inyo pong pagdadalang tao, yung 9th month, diyan nagpaparamdam na po yung iba-ibang mga pains na nararamdaman po ninyo, ano? Pero hindi po necessarily na pag nagsumikad po yung hilab ay manganganak kaagad. Minsan may karanasan na talagang nagka-cramps daw ang parang pakiramdam, na talagang sumasakit, talagang yung intensity tumataas, pero bigla mawawala ulit. Amen. At babalik na naman, mawawala ulit, pero malalaman mo na talagang ikaw po'y malapit na magsilang, kasi yung pong intensity ng pain tuloy-tuloy na, halos wala nang patlang, hindi na siya nagre-relax. Pero pag sinabing birth pains, may bahagi pa nare-relax yan. Amen, kakalma. Amen, kaya dahil parang sumisipa na yung bata, nagpaparamdam na siya'y malapit na lumabas. At yan po ang mararanasan
natin muna bago po dumating yung tinatawag na continuous birth pains and po yung tinatawag na tribulation. Kaya yung ating mga nararanasan sa daigdig, kita nyo po, kala mo tapos na yung coronavirus, eto naman, gera. Kala mo tapos na yung gera, pumahingang konti, eto naman, nararamdaman ang pagmahal ng mga bilihin, gaya ng gasolina, gaya po ng mga pagkain. At kagabi sa balita, tataas na rin po ang mga harina. Eto po ay mga source of food ng tao sa ibabaw ng lupa, no? So ito po yung mga series of birth pains. Kaya nga po tayo po na mga mananampalataya na nasa pag-aabang sa pagbabalik ng Panginoon, lalo na tayo na simbahan, nagigipo tayong mapagmatsyag. Bakit? We believe that anytime soon, the rapture could happen. Amen. Kasi nga po, we hold on to the promises of the Lord na hindi po niya tayo paihintulutan na maranasan po ang tribulation. Amen. At yan po bukas nga pala. Bukas ng gabi, Biyernes, yan po ang ating subject kasi I'm planning to finish our subject tonight about the importance of studying Bible prophecy. Amen? Kaya bukas po ng gabi, akin po tatalakayin yan. Ano po, yung ilang mga detalye ating dadagdagan ng ating kaalaman dyan sa area na yan, kung bakit po very crucial ang panahong ito because the rapture is anytime soon sa ating pong panahon ngayon. And we need always to be ready. Amen. Because the Lord might call us up. Malapit na pong tumunog ang trompeta. Kaya atin pong isa puso yung lesson sa parable of the 10 virgins. Lalo po tayo ngayong laging maging handa. Amen. Kaya nga po napaka-timely ng ating ginaganap na pag-aaral about the importance of prophecy. Kasi nga po ang prophecy ay isa sa ating natuklasan, sa ating nakalipas at nagdaan na aralin. Ito po ay napakaganda na tinatawag na napaalala po sa atin, amen, sa tinatawag na pagbabalik po ng Panginoon, very important tool of evangelism po. Natuklasan natin yan, ha, sa ating aralin about the importance of prophecy. Kasi pag tayo po ay nakikinig, nag-aaral ng prophecy, amen, tayo po ay natuturuan ito. Amen, natuturuan ito na tayo po ay maging seryoso sa atin pong relasyon sa Panginoon at ayusin natin ang mga bagay na dapat iayos sa atin. Kaya doon sa pangpito na ating pong tinalakay kagabi, a Bible prophecy is a tool for a moral teaching. Amen. Kaya pag nakakapakinig tayo ng prophecy, amen, tayo po ay nagkakaroon ng awareness that it is time. Amen. It is time to fix our eyes on Jesus. That's number one. Number two, it's time to repent if you are not repentant. And it's also time, amen, to check our relationship with others. Kasi mahalaga po yung ating relasyon sa kapwa din. Amen. At maging ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong aralin na ating pong isang linggo at kalahati na pinag-aaralan or sa linggo at apat na araw na ating tinatalakay itong subject na the importance of prophecy. Amen. Alright, so hindi na po tayo magpapakatagal-tagal pa. Tayo po didiretso na dahil itong gabing ito ay gagamitin po nating conclusion sa ating pag-aaral about this subject. So tayo po ay manalangin. At again, manalangin po ang bawat isa ng personal. Humingi po tayo pare-parehas ng gabay sa banal na Espiritu at siyempre ating pong ihanda na ang ating puso at isipan at ihanda rin po natin siyempre ang ating mga Biblia. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos sa aming Ama, salamat po sa gabing ito at muli kaming makapag-aaral ng iyong salita. Holy Spirit, we depend on you because you are the great teacher of the church. Gamitin mo lamang po ako na daluyan mo at instrumento mo sa gaganapin na aming pag-aaral ng iyong salita. Salamat po Ama, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba at pagluwalhati in Jesus' name and everybody say amen and amen. Alright, so we go to number 7. Ano po, tayo po ay magpapatuloy ngayong gabi sa ating ginaganap na pag-aaral po ng salita ng Diyos na may kaugnayan sa subject po na the importance of studying Bible prophecy. So kanina sa atin pong pambungad, na i-review ko na po yung ilan. Amen. So yung pang-anim na ating pong pinag-aralan at pinag-usapan kagabi ng Hercules ay ito po yun. That Bible prophecy is a good tool for evangelism. Amen. Isa pong napaka-epektibo at mabisa ring gamit sa pagliligtas ng kaluluwa ang pangangaral at pagtuturo o pag-share po ng tinatawag na Bible prophecy. At nakita natin sa Biblia ang isang napakagandang example sa Book of Acts kagabi. Ano po, sa karanasan po ng isang lingkod ng Diyos na ang pangalan ay Philip. Amen. Dahil itong si Philip one time
ay ginamit po ng Diyos sa isang eunuch. At ito pong itong eunuch na ito ay naglalakbay patungo po ng Jerusalem nung araw na yon. Siya po ay isang God-fearing, may takot. May takot siya sa Diyos. Kaya nga lamang, hindi pa ganun yung kanya pong tinatawag na pananampalataya at hindi niya kilala pa ang tinatawag na Panginoong Hesukristo. Wala pa po siya nung revelation regarding Jesus Christ. Amen. So ngayon, siya po ay bumabasa. Amen. Ayon sa ating nasaksihan at nakita po sa tala ng Book of Acts kagabi, na bumabasa po siya sa Biblia, ano po, sa salita po ng Diyos. At doon po sa pagbabasa niya sa salita ng Diyos, siya ay nasa passage po ng Bible prophecy sa sulat po ng propeta na si Isaiah sa Isaiah 53. Amen. Yan ang ating tinalakay kagabi. At doon sa Isaiah 53, ito po kasi ay prophetic. Prophetic that has a connection about the revelation of Christ. Amen. Si Kristo po kasi yung nilalaman nung prophecy niyo na nasa Isaiah 53. Hindi niya po maunawaan. Hindi niya po maintindihan nung eunuch. Kaya pinadala po ng Diyos ang kanyang lingkod na si Philip doon sa eunuch na nakasakay sa kanyang karwahe. At narinig mismo ni Philip yung pagbasa. Amen. Pagbasa po ng Biblia ng eunuch. Ano po? Alam niyo po, ma-share ko na rin po sa inyo. Very effective din po ang pagbabasa ng Biblia na inyo pong isinasatinig. Ibig sabihin, maganda rin na pag kayo po'y nagbasa ng Biblia, ay sinasamahan ninyo ng boses. Mayroon po kasing nagbabasa ng Biblia, tahimik. Amen. Pero mayroon po kasing positive advantage din na pag kayo nagbabasa ng Bible, inilalakas nyo po yung inyong tinig. Pumapasok din po kasi kayo doon sa prinsipyo ng Romans 10:17. Ano pong ibig sabihin ng Romans 10:17? So then, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. And secondly, ito po rin yung benefits ng binabasa ninyo using your audible voice ang Biblia, nangyayari din po yung sinasabing encourage yourself unto the Lord. Amen? So, kung maalala nyo po yung pagkalitaw ng salitang encourage yourself unto the Lord. One time, si David po, amen? Si David po ay, si King David, I'm referring to King David in the Old Testament sa bansang Israel. Dumating po sa kanyang buhay that he was so prostrated and discouraged. Ano po? So, dahil nga po sa mga nangyayari at nagaganap po sa kanyang buhay, imagine, siya po ay nabubuhay ng tapat sa Panginoon, siya po ay lumalakad sa katuwiran, pero negative po ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Dahil, number one, these are some of the things that I could remember. Galit na galit po sa kanya si Saul. Amen. He was hunted by Saul and armies of Saul. Hinahunting po si David. So there is no peace. Amen. Wala po siyang kapayapaan kasi nga po siya tago. Ano po? At siya po ay nakakaranas ng mga maraming mga kabiguan. At ito yung isang one time na nangyari po kay David. Kasi may kasama po niya ang kanyang mga tauhan. Amen. At iniwan po niya ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian sa Siklag. Ano po? At nung iniwan po ni David sa Siklag ang mga pamilya nila, kasama ang kanyang pamilya, maging pamilya ng kanyang mga army, ay sila po'y lumusob sa isang labanan. At sila po ay nagtagumpay. Amen. So, kaya magandang revelation din ito. Ano po? Hindi po ibig sabihin na ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, hindi ka daranas ng problema. Daranas ka. Ngunit, ang napakaganda pong lesson sa pagdaan po natin sa pagsubok na pinahintulutan ng Diyos, ngunit hindi galing sa Diyos ang problema, pero pinapahintulutan ito ng Diyos para tayo po ay merong matutunan. Kung minsan, sa mga problema at pagsubok po na pinahintulutan ng Diyos na dumaan sa buhay ng mga mananampalataya na napakatapat naman na naglilingkod sa Diyos, ito po ay ginagamit ng Diyos na encounter para magkaroon tayo ng karanasan. Amen? Para maranasan natin yung God of the Bible. Para maranasan po natin yung God na ating pinaglilingkuran. Kaya nga po, may mga gamit po ang pagsubok. Amen? Kaya wag po tayong madi-discourage at questionin ang katapatan ng Diyos sa panahon na tayo po ay dumaraan sa pagsubok. Huwag po, mga kapatid, paalala ko po ito sa inyo. Huwag na huwag po nating kwekwestiyonin ng Diyos at susumbatan ng Diyos na Panginoon, tapat naman ako sa iyo. Panginoon, naglilingkod ako sa iyo. Ba't hindi mo ako prinoteksyonan? Ba't hindi mo ako iningatan? Ba't hindi mo ako pinapagpala? Never question God. Amen. The best thing that we can do if we could not understand things is to keep our mouth shut and be silent. Ang sabi nga po ng Bible, be still
and know that He is God. Amen. Yan po ang napakahalaga na attitude natin. Pag hindi mo maintindihan ang mga bagay na nangyayari, be silent, be still, because your stillness is an act that God, I don't understand what is happening, but I trust you. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari, but because I know that you are God, and I do not have the right to question your will, I do not have the right to question your ways. So in my silence, Lord, this is a gesture that I trust you. Magtiwala po tayo sa Panginoon that lahat ng bagay, sabi nga ni Pablo sa kanyang nakuhang revelation sa kanyang panahon. Remember Romans 8, that all things work together for good. Amen. So all things also involve the bad things. Amen. Pag sinabi pong all things, kasama po dyan, maging ang mga masasamang bagay. Amen. Pinapahintulutan niya ng Diyos para, sabi ron, all things work together for good. It would work for good to them that love the Lord and is called according to His purpose. Amen. So nung si David po ay bumalik, going back to the story of David, matagumpay sila sa isang part ng kanilang buhay. Amen. May ganung buhay po tayo, no? Nagtagumpay tayo sa isang area ng ating buhay. Pero pagdating natin sa isang area ng ating buhay, there is a problem. Amen. This is what I understand. In this world, there is no such thing as a perfect life. The only perfect life that we are aspiring, yung inaasahan po natin, ay sa pagbabalik po ni Kristo. Kaya nga po, napakahalaga na tayo po'y nagdi-desire na bumalik na po si Jesus eh. Kasi yung perfectong buhay na iniisip mo, di ba minsan nasasagi sa'yo, sana mawala na yung mga taong loko-loko, sana wala na mga masama, sana wala ng problema, sana wala ng sakit, sana wala ng kakapusan. Marami tayong mga sana. Because we are imagining and dreaming of a perfect life. But the dream of a perfect life is not in this time. But it will come. Amen. It will come. Parating na po ito. Kaya nga po, sabay-sabay dapat lagi nating ipinapanalangin. Lalo na sa mga sumasabay sa ministry ito. Samahan niyo po kami na sama-sama lagi nating idalangin. Maranata, come Lord Jesus Christ. Because yun po ang inaasam po nating lahat na perfect life. Pag naupo na po si Kristo sa paghahari dito sa ibabaw ng lupa, He will make everything right. Glory to God. Amen. Kaya dapat nating kasabikan. Yung iba ayaw pa ng pagbabalik ni Jesus eh. Natatakot pa eh. Kasi hindi mo alam ang bagong buhay na nag-iintay sa daigdig pag naupo na po si Kristo. Kaya I pray that the Holy Spirit will open your understanding about this glorious plan na inihanda po ng Panginoon to those that love His Son and love His appearing. Bakit po? Kasi doon magiging maganda ang buhay na ating inaasam. Kaya nga sabi ng Bible sa Hebrews, Abraham looked for a city whose builder and maker is God. Amen? So because this is not the real life, hindi po ito ang tunay na buhay. Magsisimula po ang tunay na buhay pag nagsimula na po maghari ang Panginoong Hesukristo. Kaya nung si David po ay naroon, tagumpay siya on one side, pero pag uwi niya, what is happening? Sinunog po ang kanyang kampo, ang Siklag, at bukod pa doon ng masakit, dinala ang kanya pong mga mahal sa buhay. Nauubos na ang kanilang property, nakidnap pa ang kanilang mga loved ones, na-demoralize po ang kanyang mga tauhan. And they think of stoning David. Amen, ang sabi ng Bible. Dahil sa kanilang depression, sa kanilang frustration, naisip nilang batuhin at isisi at ibuntong ang tinatawag na galit kay David. Alam niyo po, sa panahon ng problema, I am not washing my hands here, hindi po ako guilty, I am still human, amen, but praise God for the presence of the Holy Spirit. Pero panakanaka, may panahon na ako po ay nalalagay sa gawin ng laman, amen. Pag may problema, ang pinakamadaling gawin po ay manisi. Amen? Nakukuha po ba natin? The very first thing to do is to blame somebody on what is happening and what is going on, especially when it is a failure, amen, sa buhay po natin. Maghanap ng sisisihin. Pero napakaganda po kay David, hindi po niya pinahayaan na ito'y makarating sa kanyang puso. But the man that is surrounding David, sinisip po si David sa nangyaring yon. Pero dahil sa sobrang bigat ng kinarap ni David, instead na siya po ay makipagbalitaktakan sa kanyang mga tauhan, kanyang harapin ito sa laman. Ang napakaganda po kay David, pinakita po yung revelation sa New Testament that we are not fighting against flesh and blood, but against spiritual forces in the wicked, in the heavenly places. Kaya, imbis na salubungin ni David ang frustration ng kanyang mga tauhan, sabi ng Bible, but David
encourage himself unto God. Ibig sabihin, si David po ay nagpunta sa presensya ng Diyos at doon siya nagpalakas. Kaya nga po, pag ikaw ay bumabasa ng Biblia at ikaw po ay nag-audible voice when you read the Bible, not only faith comes by hearing, kasi pag binasa mo ang scripture na malakas, naririnig na iyong pandinig ang iyong pong binabasa, isn't it? Amen. At bukod din po doon, you are allowing yourself to be encouraged in God because the Word of God is God Himself speaking to you. At sa panahon na ikaw ay nasa lowest point ng iyong buhay, kapatid, what you need is encouragement coming from the Lord. And to be encouraged in the lowest point of your life, you need to hear His Word. Kaya nga po, balikan po natin yung nangyaring ito sa Book of Acts. Binabasa ng eunuch yung prophecy sa Isaiah 53, but he doesn't understand the revelation. Ginamit po ng Diyos si Philip. At noong pinaliwanag po ni Philip yung tinatawag na revelation, tinanggap po nung eunuch yung tinatawag na paghahari ni Jesus at siya'y humingi pa na siya po'y mabautismohan na kaagad-agad. Amen? So it's a good tool for evangelism. And last night, pumasok po tayo doon sa pampito. If it is a good tool for evangelism, it is also a good tool for moral teaching when it comes to the church and some part also to the unbelieving world. Bakit po? Kasi nga po, pag tayo ay nakakapakinig ng mga Bible prophecy, especially regarding the future, the end times, ano po ang nangyayari sa mga listeners? Sa unbeliever, pag narinig nila na ang mga mangyayari at magaganap sa daigdig at ngayon ay napapatunayan ng mga scenarios na nakikita at nababalitaan natin, na giging gamit po ito that they would be repenting, na sila'y magsisisi, magbabalik loob sa Diyos. Para po yan sa unbeliever. Amen? They are now repenting. They are going back again. Amen? Sa pagbabalik loob sa Panginoon. Now, for the church, ano po ang nangyayari? Tayo po ay hinihimok nito na tayo po ay maging seryoso at totoo sa atin pong pagsamba. At tayo rin ay tinuturuan nito at dinadala para po ayusin natin ang ating pakikipagkapwa-tao. Amen? Para ayusin natin ang ating pakikitungo sa ating kapwa-tao. Hindi tayo nagiging malupit kung tayo mga amo, mga boss ng kumpanya, dahil tayo ay believer, tayo Christian, we know that Jesus is coming back. Hindi natin dapat ginigipit. Hindi dapat natin iniisahan, nilalamangan ang ating pong mga kapwa-tao. As much as possible, kung kaya at sikapin natin ating kayanin, magi po tayong pagpapala sa atin pong kapwa. Magi po tayong laging blessing. Amen. Dahil through us being a blessing to others, through us, people can see the Lord. People can experience the Lord. Amen. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Amen. Kaya kung kaya mo din lamang, be always a blessing. Magi kang pagpapala. Amen. Look always for an opportunity to do something good to your fellow humans. Amen. Dahil dun po nila mararanasan ang Diyos sa pamamagitan ng mga ganong encounter. Kaya dahil nalalaman mo na malapit nang bumalik ang Panginoon, ikaw ay nagsisikap ngayon na maging mabuting tao, na maging seryoso sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen. Bakit po? Aba, eh, may factor ito eh. Kasi though we are not saved by good works, we are not saved by works, because our salvation is validated by our good works. Dahil kung hindi ka makagawa ng mabuti, maari at posible na hindi totoo ang iyong kaligtasan. Dahil ang isang tunay na naligtas, itutulak ka nito, tuturuan ka ng kaligtasan, ng grasya, na gumawa ng mabuti at maging mabuting tao. Nakukuha po ba natin yan, mga kapatid? Kaya ito rin ay nagtuturo sa atin, nag-aakay sa atin ng tinatawag na personal holiness. Amen? Kaya nga po, huwag natin kalilimutan, mga kapatid. Hindi po nababago ang prinsipyo ng Diyos mula pa noon hanggang ngayon, because the Bible said, I the Lord thy God change not. And also the Bible is very clear that He is the same yesterday, today, and forever. Ano ibig sabihin nun the same? Hindi po siya nagbabago. Now, if God is the same, kung ang Diyos po ay hindi nagbabago, mga kapatid, I do believe that this principle is still in the hearts of God. Ano po yung principle na ito? That still obedience is better than sacrifice. Obedience still matters to God. Ang pagsunod pa rin po ay isa pong napakalaking factor sa Panginoon. Samahan nyo nga ako sandali sa 1 Samuel chapter 15 at atin pong tingnan kung saan po lumitaw ang prinsipyong yan ng obedience is better than sacrifice. I-refresh po natin ang ating mga spiritual mind sa 1 Samuel chapter 15.
Tingnan po natin ang natala rito. 1 Samuel 15. At kung kayo po ay nasa chapter 15, can you follow me now sa verse 22? Samahan niyo po ako sa talatang 22 at ito po ang isang scenario at event na na-involve po ang isang prophet na ang pangalan ay Samuel, because during this time, amen, God is about to replace the bad choice of men. Amen, the bad choice of men. Kasi nga po, bakit ko nasabing bad choice of man? Kasi during that time, ay pinili po ng mga tao si Saul na maging kanilang hari, amen, over God. Amen. Ang gusto ng Diyos, ako ang inyong hari, pero ang gusto ng tao, we want Saul. We want a kingly, a man who will rule us, who will be a king to us like the other nations around us. So sa madaling salita, I use this word, natalo po si Lord sa eleksyon. Amen. Kaya hindi ako naniniwala that the voice of the people is the voice of God. That is a lie. Napakalaki pong kasinungalingan niya na pinapaniwala po ang tao tuwing sasapit ang eleksyon na ang tinig ng Diyos ay nasa balota. Mali po yun eh. Hindi po kailanman pwede maging tinig ng Diyos yung tinig ng tao. Amen. Nakukuha po ba natin yan? Amen. Ang tinig po ng Diyos, kung gusto nyo malaman, nasa Biblia. Wala po sa eleksyon. Glory to God. Amen. Kaya balikan po natin ang 1 Samuel chapter 15. Ha? Dahil ngayon, mag-step in na po ang Panginoon. Enough is enough. Amen. Ang sabi ng Lord, I will be now choosing a king for this nation. Hindi na sila. So ako na ang pipili. Kaya kinumission niya rito si Samuel, the prophet, to anoint the king that God had chosen. Amen. Kaya po, tumungo po si Samuel sa pamilya po ng isang lalaki nung panahon yun na ang pangalan ay Jesse. Amen. So kaya pumili po doon ang Diyos ng hari sa pamilya ni Jesse na ang pangalan po ay David. Pero bakit po nangyari na pinalitan ng Diyos ang haring si Saul? Amen. Ito po ang reason na ating sisilipin sa 1 Samuel chapter 15. Saan po bumagsak itong si Saul na nagipong mitsat dahilan para po siya ay palitan ng Diyos at ipalit niya ang isang hari na ang pangalan po ay David. Ito po ang reason. Ito po ang ugat. Tingnan po natin sa 1 Samuel 15, verse 22 sa ating pong Biblia. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa verse 22, and Samuel said, "Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord. Behold," he said, "to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." Kasi nga po, si Saul po na pag-utusan ng Diyos, tinest po siya ng Lord. Tinest po, dumaan sa testing po si Saul, meron po siyang pinalusog na isang lugar kay Saul. Amen. At ang sabi ng Lord, destroy everything that you will find there in that land. Pero hindi po naging masunuri si Saul eh. Meron po siyang mga nilabag. Imbis na kanya pong sirain ng lahat, ang kanya pong ginawa, pinili niya yung mga bagay. Maganda yung kanyang pananaw. Isinave po niya yung mga magagandang klase at ang kanyang motibo, ang sabi niya, para maihandog sa Lord. It's a good point, right? Pero dito po lumabas po ang prinsipyo that God is not looking on the outward. Amen. Performance of a person. He's looking always on the heart of obedience. Kaya nga sinabi po rito ng Prophet Samuel kay Saul, to obey is better than sacrifice. Amen? To obey. Kaya nga po sa buhay din natin, kung atin pong ilalagay ito sa atin panahon ngayon, let us always check our obedience. Amen? So tayo ba'y sumusunod sa Panginoon? Sinusunod ba natin ang kanyang kalooban? Amen? Kasi it matters. Amen? Ito po ay mahalaga at mayroon po itong kaugnayan sa tinatawag na second coming of the Lord Jesus Christ. Because through our obedience, amen, it validates naman that we are truly born again and a child of God. Because a child of God obeys His God. Amen? Sinusunod po niya ang kanyang Diyos. Gusto niya na masunod. At yun po ang kaibahan ni David. Amen? Bakit po nasabi ng Bible that David is a man after God's own heart? What is the contrast between Saul and David? Amen? David values obedience better above anything. Si Saul, gusto po niya magpa-impress sa Panginoon, gusto niya magpa-impress sa kapwa, gusto niya magpakita ng performance sa tao, pero hindi mahalaga sa kanya ang pagsunod sa Panginoon. Pero si David, kahit po mapapahamak siya, kahit po ito, it means his life, it means defeat sa kanya po buhay, ang mahalaga po kay David, I have obeyed God.
Amen. Nasunod ko po ang Diyos. Ginawa ko yung gusto niya kahit na ako po ay mapasama, mapariwara, forgive me for the term. Amen. For lack of a better word. Amen. But what matters to David is I want to obey God because to obey is better than sacrifice. Now let us add Hosea chapter 6. Samahan niyo po ako sa isang passage naman sa book of Hosea. Amen. Tingnan po natin sandali yung Hosea. Amen. Itong book of Hosea ay isa rin pong isa sa very famous na atin pong binubuksan sa bahagi niya ng Hosea. Hindi ba naaalala niyo po yung Hosea 4:6? Ano nilalaman ng Hosea 4:6? That my people perish for lack of knowledge. Yan po yung famous dyan eh. Pero titingnan po natin ngayon, hindi Hosea 4:6, Hosea 6. Tingnan nyo po yung Hosea 6. Samahan nyo po ako sa Hosea chapter 6. At pag kayo po'y nasa Hosea 6, tingnan nyo po yung verse 6. Hosea chapter 6, verse 6. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi ng Lord, this is what the Lord declared, for I desired, God is speaking here, ha? Ano raw po ang desire ng Lord? Ano ang gusto ni Lord? Mercy, amen, habag, not your sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. So, tingnan niyo po ang sabi rito ng Lord kay Hosea. Ano raw ang gusto niya? Ang gusto po niya, yung habag. Ibig sabihin po nung habag, yung po yung ating tinatawag na pakikitungo. Amen, sa ating kapwa. Amen. Kaya nga po dito papasok yung principle that being a Christian comes up with responsibility. Hindi po enough na nagsasabi tayo, we are saved, we are Christian, we are believer. But how do we act as a Christian? Paano po tayo sa ating pakikitungo at pakikipagkapwa-tao? Kumusta po ang ating asal? Kumusta po ang ating ugali bilang tao? Baka kasi tayo nagsasabing Christian, tayo mga believers, pero ang lupit natin sa ating kapwa. Ang taray-taray natin sa ating mga empleyado at sa ating mga pinamumunuan. Amen. It is totally, amen, totally, amen, contrast to what we are, amen, representing. Amen. Hindi po yun ang nais ng Panginoon na makita sa ating pong mga buhay. And then the next words na sinabi po rito ng salita ng Diyos, not only He desired mercy, but also He desired the knowledge of God be found in us. Anong ibig sabihin po? Gusto po ng Diyos na hindi lamang tayo Kristiyano sa nguso, kundi Kristiyano sa gawa, at Kristiyano rin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kumusta po ang level ng inyong pagkakakilala sa Diyos? Let me rephrase the question. How is your relationship with the Bible? Kumusta po ang iyong relasyon sa Biblia? How often do you read the Bible? How often, amen, do you meditate on in His Word? Gaano kadalas ka na nagbubulay, nag-aaral? Gaano karami ang oras na ibinibigay mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos? That is what God desires from us. Yan po ang iniintay ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos na makita sa atin. Hindi lang puro tayo salita, Christian, pero hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kapatid, babalik na po si Lord. Kailan ka po magsisimula? Kailan mo pa bibigyan ng mahabang panahon at oras ng pag-aaral ng salita ng Diyos? He desired that we have the knowledge of God in our lives. Kaya nga po, pag pinag-aaralan, pinag-uusapan, mga kapatid, ang tinatawag na Bible prophecy, it's a good tool para po atin pong ipanawagan sa ating mga kapwa mananampalataya. It's time to get our moral straights. Amen? Kaya panahon na para ayusin natin ang ating spiritual heart, spiritual condition. Because Jesus is coming back. Malapit na pong bumalik ang Panginoon. Ayusin na natin ang dapat ayusin. Patawarin mo na ang mga dapat patawarin. Ayusin mo na po ang iyong puso. Ayusin mo ang iyong relasyon sa Panginoon. Ayusin mo ang iyong relasyon sa kapwa. Kaya nga po ang Bible prophecy, good tool ito para ipanawagan sa tao. Ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos at ayusin mo rin ang iyong pakikitungo at relasyon sa iyong kapwa. Hindi kasi pwedeng paghiwalayin yan. Ang tunay na Kristiyano ay tama ang relasyon sa kapwa at tama ang relasyon sa Diyos. Dahil sabi nga ng isang principle na sinabi ni Jesus, paano mo maiibig ng totoo ang Diyos na hindi nakikita kung mismong yung tao na nakikita mo araw-araw ay hindi mo kayang ibigin? It makes sense. Tama po ba mga kapatid? It makes sense. May mga nagsasabing, kung ang Diyos kaya ko ibigin pero ikaw, hindi kita kayang ibigin. Ay mahirap po yun. Dahil ang test ng pag-ibig sa Diyos na hindi nakikita ay masusukat at mapapatunayan sa taong ating nakikita. If we can love the people that we see,
then we can truly love the God that we do not see. Kaya nga po, Bible prophecy is always a good tool, amen, to teach us regarding our moral condition. Amen. So yan po yung number 7. And lastly, ito po yung panghuli na tinatawag na reasons kung bakit po napakahalaga na ating pinag-aaralan, binibigyan ng oras, binibigyan ng panahon ang pag-aaral at pakikinig sa mga tinatawag na pagtuturo ng Bible prophecy. The number 8 reason, because it is a good generator of spiritual growth. Ano po yung pang-8? A good generator, amen, of spiritual growth. Yung word na generator, ha, kung ating papansinin sa mga probinsya natin dyan na mga wala pa pong kuryente, amen, gamitin ko yung illustration ng literal na generator. Ano po ba ang ginagawa ng generator pag wala tayong kuryente? Sila po ang nagpo-produce. Amen. Yun yung generator. Sila ang nagpo-produce ng kuryente na kailangan natin. They provide. Amen. They provide the power that we need. So kung ginamit yung word na generator sa spiritual growth, ibig po sabihin ang Bible prophecy ay ang isa sa nagpo-provide ng ikauunlad ng tinatawag na spiritual condition ng isang mananampalataya. Amen. Nakapagpapaunlad po ito ng ating spiritual condition. Tandaan po natin, mga kapatid, ang ating spiritual na buhay ay meron pong level. Amen. Meron po itong tinatawag na level. Amen. Nagsimula po tayong lahat, mga kapatid, sa tinatawag na kapanganakan. Amen. Lahat po tayo, amen, dumaan sa tinatawag na pagiging sanggol, mga kapatid. Bakit po tayo dumaan sa pagiging sanggol? Eh kasi nga po, na-born again po tayo. Amen. Na-born again po tayo, ipinanganak tayong muli, hindi po sa laman, kundi sa spiritual. Dahil nung tanggapin po natin si Kristo, medyo talakayin ko lamang ng bahagya ito para po sa kamalayan at kaalaman ng mga nanonood na hindi ito naintindihan, kasi minsan meron tayong mga nabuo na doktrina, theology sa ating puso dahil din sa mga maling mga nagtuturo that born again is a religion. No, born again is not a religion, it's an experience. Hindi po ito relihiyon, ito po ay isang karanasan. In fact, kung dadalhin ko po kayo sa scripture kung saan ito nag-appear, ha, ito po ay side note and side trip para po sa kamalayan at pagkakaunawa ng mga kapatid natin na hindi nila naunawaan pa yung konsepto ng pagiging born again. Mga kapatid, makikita po natin yan sa tinatawag na John chapter 3 verse 3. Amen? So doon po natin makikita, mga kapatid, yung salitang born again. Diyan po kasi nag-appear yung born again na yan na sinasabi. Tingnan po ninyo yung tala ng John 3:3. Nang kausapin po ng Panginoon nung gabing yon ang isang saserdote na ang pangalan po ay Nicodemus. Ang sabi po ng isang Pariseo, amen, na ang pangalan ay Nicodemus, ang sabi sa verse 3, "And Jesus answered and said unto him, Verily I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." So it's a prerequisite if you want to see the kingdom of God. It's very clear coming out from the mouth of Jesus that the major requirements is being born again para makita mo po ang kaharian ng Diyos. Now, amen, nagipo itong confusing, itong statement na ito ng Panginoon kay Nicodemus because his mind is leaning towards the flesh. Kaya sagot ni Nicodemus, eh, paano ako ipanganganak na muli? Matanda na siya, malaki na siya, patay na rin ang kanyang nanay. That's very impossible. Kaya nga po, if you have time, you read John chapter 3, Jesus now begin explaining to Nicodemus that what he's talking about is not a birth in the flesh, it's a birth in the spirit, kapanganakan na muli sa espiritu. Dahil yung ating espiritu, nung tayo po ay dumating sa ibabaw ng mundo, apart from Christ, it is separated, it is dead. Pero nung tanggapin po natin si Kristo, nabuhay po ang ating espiritu. Yun po yung tunay na tayo. Kaya nga po, yun po yung konsepto na tinatawag na born again experience. Kaya sabi ni Pedro, ito po naman ang pag-support ni Pedro doon sa turo na yun na ibinahagi ni John. Sa 1 Peter chapter 1, mga kapatid, ano po ang sabi rito ng salita ng Diyos sa verse 23? Being born again, amen, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth
and abided forever. So paano raw po tayo na born again? Dahil doon daw po sa tinatawag na incorruptible seed. Ano po? Hindi sa corruptible seed. Yung corruptible seed, that's the flesh. But we become born again because of the incorruptible seed. And who is that? That is Jesus. Amen. Yan po ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya nga po, hindi mo pwede sabihin that I am saved but I am not born again. No, every saved person goes through that process of being born again. Kaya pag ikaw po iligtas, hindi pwedeng hindi ka na born again. Kasi yung old nature mo, kaya nga sabi ni Pablo, amen, if any man be in Christ, amen, nasa sulat niya ito sa Corinthians, sabi niya sa 5:17, 1 or 2 Corinthians ata yan, sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, that if any man be in Christ, meaning to say, if any man say that I am saved, amen, ang sabi nun, if any man be in Christ, he is a new 2 Corinthians 5:17, he is a new creature. Amen? All things are passed away. Behold, all things became new. Kailan nangyari yung tinatawag na become a new creature? That's the same thing. You become born again. When you say that you are in Christ, ikaw ipinanganak na muli. Yung lumang bahagi sa iyo, namatay na, lumipas na. Pinalta na ito ng bagong buhay ni Hesus Kristo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay na Kristiyano, naniniwala ka kay Kristo, you are a believer, but you are not born again. Mga kapatid, you have been mistaught about the truth. Amen? Every believers, every saved people goes through that process, being born again. Kaya pag hindi ka dumaan sa proseso ng born again, what are you trying to say to me? Nasa dati ka pa rin buhay? Amen? Nasa dati ka pa rin state ng iyong spirito? Then you are not saved. Amen? Because now that you have eternal life in your spirit, nagkaroon ng kapanganakan yan. Nawala na yung iyong lineage at connection kay Adan na nagdala sa kasalanan dahil nung tinanggap mo si Kristo, nagbago ka ng linya, napalinya ka ngayon sa Panginoon. So with all of that things that I have said to you, now once we become a born again, meron tayo pong level, meron tayong state para rin po itong buhay ng tao. Amen? Dumaraan tayo sa ating pagkabata, pero darating yung panahon, tayo po ilalago. Kaya nga, sabi po rito, sabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians, ulit tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 3, nabanggit po ni Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto yung ganitong salita. Ang sabi niya sa verse 1 and verse 2, ang sabi niya, "And I, brethren, could not speak to you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ." Ano po yung sinabi? Babes in Christ. Sanggol pa kay Kristo. Kaya habang sanggol ka, sabi niya, "I have fed you with milk." Di ba? Amen. Tingnan natin yung logic. Pag kayo ba'y may sanggol, pinakakain nyo na ng bulalo? Pag kayo ba'y may sanggol, pinakakain nyo na po ng mga putsero? Pinakakain nyo na ba ng minudo yan? Hindi pa po pwede, right? Habang sila'y bata, you are only feeding them with milk. Pero hindi pwedeng sila'y manatiling gatas lamang. Amen? Kasi pag ang isang individual ay tumatanda na, amen, let's say, lumalaki na po yung bata, abay, hindi pwedeng gatas lang ang kanya pong nourishment. Kasi habang siya'y lumalaki, tumatanda, kailangan niya ng iba't iba ng mga food sources that will bring him energy para po mag-match at mag-meet sa kanyang level ng kanyang buhay. Am I correct? Kaya matatapos na siya sa milk feeding, kakain na siya ng solid food dahil iba't ibang mga challenges na makakaharap ng katawan. Now, same thing with our spiritual life. Amen? Kaya nga po, hindi pwedeng hindi ka lumalago, umuunlad sa iyong relasyon sa Panginoon eh. Amen? Kasi habang nagpo-progress ang araw at mga panahon ng iyong pagiging Kristiyano, may iba-iba kang level. Sabi nga po, different level, different devils. Sabi ng isang mga aral, different level means different devils. And different devils needs different kinds of faith. Amen? So, ibig sabihin, bawat level na dumarating sa iyong buhay, ibang jablo ang iyong makakaharap. What I'm trying to say to you, ibang problema ang iyong makakaharap, kaya iba pong pananampalataya ang iyong gamit. Now, how can you counter that pace and stage of your life if you are not allowing your spirit to grow? Nakukuha po ba natin yon? Kaya meron pong factor sa buhay ng believers yung tinatawag na spiritual growth. Kailangan po natin na umunlad, mga kapatid. Lumago ang atin pong tinatawag na pananampalataya. Kaya sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2, idagdag ko po ito. Ang sabi sa verse 1, 1 Peter chapter 2, until makarating po tayo sa verse
2, ang sabi, wherefore, ang sabi ni Pedro sa kanyang mga sinulatan, laying aside all malice, all guile, amen, hypocrisies and envies and evil speaking. So ang sabi niya, laying aside, iwaksin na natin yan. Alisin na natin sa ating sistema yung mga malice, yung guile, yung mga pagiging tuso, yan po yung guile. Hypocrisy, pagiging hipokrito, envy, pagkaingit, at yung mga masasamang bibig, yung mga palamurang labi. Ano ang panawagan ni Pedro sa mga mananampalataya? Alisin nyo na yan sa inyong buhay. Amen. Tumigil-tigil na kayo sa inyong pagiging marites. Tumigil-tigil na kayo sa inyong mga masasamang labi. Tumigil-tigil na kayo sa inyong pagiging hipokrito. Tumigil-tigil na kayo sa inyong mga mapandaya na mga ugali at mapanglamang at mapangisa sa kapwa. Tigilan na ninyo yan. Alisin na rin ninyo ang inyong pagiging mainggitin. Iwaksin na ninyo yan. Alisin na ninyo ang inyong pagiging mainggitin. At ang sabi niya sa verse 2, as newborn babes, ibig sabihin, yung mga nabanggit, malice, guile, hypocrisy, envy, evil speaking, yan po ay present sa mga baby Christian, sa mga bagong nagsisimula sa pananampalataya. Kaya nga po, as a pastor, malawak po ang pangunawa ko sa bawat believer. Bakit? Because every believer has different level. Pagbago pa siyempre sa Panginoon, huwag mo i-expect na hindi na sinungaling. Huwag mo i-expect na hindi na po siya malisyoso, hindi na siya tuso, hindi na siya hipokrito. May mga bagay na naroon pa rin, kaya dun po papasok ang teaching. Dun papasok po ang discipleship. Amen. Para po unti-unti maalis po ito, mawala po ito sa sistema at sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya sabi ng verse 2, 1 Peter 2, as newborn babes. Kaya pagbago ka pa sa Panginoon, possible na nakikita pa sa iyong ugali yung mga bagay na nabanggit sa verse 1. Pero paano ka makakaalis doon? Sinabi po ni Pedro ang solusyon. Desire the sincere milk of the word. Paano makakaalis ang isang bagong mananampalataya? Siyempre, amen, your transformation does not happen overnight. Hindi po pagka tinanggap mo ngayon si Kristo, bukas hindi ka na sinungaling, bukas hindi ka na hipokrito, bukas hindi ka na mainggitin, bukas hindi na palamura ang iyong labi. Nandyan pa yan. Sabi ko nga sa inyo, noong ako po'y nasa Bible school, kung alam nyo yung aking testimony, napakabilis kasi ng aking pong naging proseso. Amen. Bigla po ako napapasok sa Bible school, kahapon lamang, kasama ko mga barkada ko. Amen. Kaya habang nasa Bible school ako, naninigarilyo ko. Habang nasa Bible school ako, nandun pa rin ang aking mapalamurang labi. Hindi ko pa nawawaksi yun eh. Why? Because I am still a newborn. I am still a baby in Christ. Pero paano maaalis ito? Hindi po natin kaya. Kaya kailangan po nating mag-desire. Hindi po ito gawa ng Diyos. Amen. Baka sabihin natin, hindi ba pwedeng matik na ito? Hindi po. Meron kang gagawin. At yung gagawin mo, nandun sa verse 2, nandun kailangan kang mag-desire. Now, that part, that desiring part, hindi po trabaho ni Holy Spirit yan. Hindi po trabaho yan ng laying on of hands ng mga pastor. Hindi po yan trabaho ng iyong kapwa believers. Yan po ay trabaho mo. You yourself should desire. Amen. You should make up your mind. You should make a decision. Amen. That you will discipline yourself to always be in God's word. Kaya nga sabi, desire the sincere milk of the word. So paano mababago ang buhay ng tao? Ang ng isang Kristiyano, kailangan siyang maging attached sa salita ng Diyos. At ang makikita natin, sabi doon sa verse 2, that you may grow thereby. So paano nagkakaroon ng spiritual growth ang isang believer? By his relationship and discipline when it comes to his devotion and dedication to God's word. Doon po magsisimula ang iyo pong spiritual growth. Kaya makikita mo po ang mabilis na Kristiyanong lumalago. Isa po ay malapit sa salita ng Diyos. Sino po ang mga Kristiyanong antagal makapagtagumpay sa envy, sa masamang mga labi, sa mga pagiging tuso, pagiging maingit? Sino ang nagtatagal doon? Yung kulang sa salita ng Diyos. Kaya nga po, pag tayo ay nalilink, babalik na po tayo because this is what we are studying tonight. Pag tayo po ay engaged sa tinatawag na Bible prophecy, ito po ay nagiging generator. Ito po ay nagiging instrumento para po ang isang individual believers na dating nasa isang kategorya at kalagayan na baby or babe in Christ ay umunlad at lumago. Amen. Dahil pag ikaw po ay na-involved sa pagkikinig ng salita ng Diyos, ito po kasi ang ilan din sa dinidevelop ng taong nakikinig sa salita ng Diyos. Number one,
Amen. Pag ikaw po ay nakikinig sa Bible prophecy, ini-encourage ka dito, amen, na magkaroon ka ng patient at patiently waiting on God. Amen. So it develops your patiently attitude while you are waiting on God. Kaya ang sabi po sa James 5 verse 7 and 8, tingnan po natin ang sulat ni Santiago sa James chapter 5. Ano po ang nilalaman ng sulat ni Santiago sa James chapter 5? Tingnan po natin ang bahagi yon ng sulat ni Santiago. Ang sabi po ng James 5, ano po, verse 7 and 8. Tingnan po natin ang sabi po ng James chapter 5. Sabi ng James chapter 5, pasensya na po, medyo ang bagal ko maglipat kasi dipahi na po ang aking gamit na Biblia. Ano ang sabi ng James 5? What can we find out in James 5, 7 and 8? Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth and had long patience for it until he received the early and the latter rain. Verse 8, be ye also patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. So ano po ang isang ginaganap ng Bible prophecy? Pagtuturo ng tinatawag na pagbabalik ng Panginoon. Di po ba tinitrain po tayo nito na maging patient? Maging mapapasensyoso, na mag-intay, mag-abang sa pagbabalik ng Panginoon. Alam nyo, whether you would admit it or not, lahat po tayo ay may problem when it comes to patience. Madali po tayo mainis. Ako po, aminado ako, mahina at maiksi po ang aking pasensya. Pero pag ikaw po ay nag-aral ng salita ng Diyos, nadidevelop, natitrain po sa iyo yung bagay na iyon na mahina ka. Sa pag-ehersisyo sa gym halimbawa, di po ba ang mga trainer, ang mga instructor, inaalam yung weak point mo. At yung iyong weakness, dun ka po nila dinidevelop. Halimbawa, mahina po pala ang iyong endurance. Kaya ang mga exercises na ibinibigay ng mga instructor, pampalakas ng endurance. Kasi yun yung weakness mo. Amen? So, sa buhay ng Kristiyano, marami po tayong weakness. Amen? Pero ang Bible prophecy ay isang tool para po yung weakness natin, gaya ng unpatient, ay ma-develop. Amen? Isa lang po yun sa tinatawag na example. Amen? So, sunod na nagigipong epekto ng atin pong tinatawag na pakikinig sa Bible prophecy, it also provokes us, the listeners, the hearers, to be earnestly watching for the signs, for the word of God, and for the fulfillment of prophecy. Matthew 24:36 and Matthew 24, bibigay ko na lang po yung scripture, hindi ko na po dadalin yung pagbasa kasi medyo kulang na po tayo sa oras, but I trust that you will look into it. Amen. Matthew 24 verse 36 and Matthew 24 verse 42. So it provokes us. Ano ibig sabihin ng provoke? Ibig sabihin, tinutulak tayo nito para po tayo maging earnestly watching. Tayo nagiging mapagbantay. Amen. Kita nyo po, dahil sa Bible prophecy, gabi-gabi na kayo na nagkaka-interest. At yung inyong gabi-gabi na pagka-interest sa panonood sa ating gawain, what is happening to you? You are earnestly watching, not watching the program, watching what is happening, what is going on now in Bible prophecy, and what is going on now in our world that has connection to Bible prophecy. Interesado na kayo na magbantay sa nalalapit po na pagbabalik ng Panginoon. Di po ba? Kaya kayo ngayon ay consistently na talagang parang addicted na kayo na nag-aaral gabi-gabi ng salita ng Diyos from Monday to Friday. Why? This is the fruit of Bible prophecy preaching. It provokes you to be earnestly watching and anticipating that anytime Jesus is coming back. Pero kaya gustong-gusto mo nang naririnig lagi ang mga ganitong mensahe kasi pinaaalala sa iyo nito na mga bagay na nangyayari sa paligid mo ay confirmation that Jesus is coming back. So yung pangatlo po, it inspires us, amen, to be dedicated to work for the kingdom of God. So pag nakikinig din po tayo ng Bible prophecy, kasi kasama po ito ng spiritual growth, pag nag-grow ka na po sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ka umaalab sa paglilingkod sa Diyos. Hindi pwede. Amen? Ibig sabihin, pag nawawalan ka ng ganang makiisa sa paglilingkod, maraming paraan ng paglilingkod sa Diyos. Again, hindi ko na po ito bibigyan ng mahabang panahon.
tayo po ay katawan ni Kristo, hindi tayo lahat ay bibig, pero tayo po ay lahat ay merong maiaambag. Amen. Yung inyong pagko-contribute financially, that is serving God. Yung inyong pagkanta sa gawain ng Panginoon, that is serving God through your talent. Yung panahon ninyo, oras, that is serving God. Amen. Kaya nga po, ang isa pong sign that you are growing spiritually, you have this desire to serve God. Nandun yung masidhi mo pong pagnanasa na makapaglingkod sa Diyos. Yan po'y isang indicator na umuunlad ang iyo pong spiritual na buhay. Pero pag wala kang ganang maglingkod sa Diyos, amen, pag wala kang gana, nakita nyo ba ang mga bata, ang mga sanggol? Anong mapapagmasdan ninyong ugali gawi ng mga sanggol? Di ba lagi lang silang tulog? Gusto lamang nila'y ngumawa, umiyak ng umiyak. Pag umiyak, anong ibig sabihin nun sa sanggol? Gusto lang humingi. Kaya doon ko rin po makikita, no? Pagka ang, number eight pa lang tayo. So, yun, under number eight po ito, itong aking tinatalakay, ng mga signs that you are growing, amen, in your spiritual life. Amen. Kaya, mga kapatid, isa pong sign na ikaw po ay baby pa rin in Christ kasi mahilig ka lang umawa. Puro ka lamang reklamo pero ayaw mong umambag. Hallelujah. Amen. Naka-encounter siguro kayo. Maraming ganito sa simbahan. Di ko kayo pinatatamaan. Amen. Pinaririnig ko lang sa inyo ang katotohanan. Sa church, minsan ang dami po dyan mareklamo, mahilig pumuna. Amen. Ngawa na ngawa, pero yun ang mahilig humingi. Amen. Sila gusto lagi, sila lamang ang nabibless, sila lamang, pero hindi naman sila gusto mag-involve. Amen. That's a sign that those kinds of people are not growing spiritually because until now, sila po ay nasa stage lang ng gumawa at humingi. Di ba ang sanggol ganon? Iiyak kasi gusto ng gatas. Kaya pag nasalpakan mo na ng gatas, tahimik na ulit yun. Mayroon ganon sa simbahan. Magre-reklamo, ganito. Mainit dito sa church na ito. Amen. So ngayon, mag-challenge ang pastor para magkaroon ng aircon. Pero yung isang taong yun, ni Cinco hindi nagbigay sa pambili ng aircon. Pero siya'y tawan-tuwa na malamig na ang simbahan na kanyang dinadaluhan. Those are the kinds of believers that they are still baby. They just want, they just demand, they want something, but they never like to serve. Amen? Hindi po nila gusto na maglingkod. Ayaw po nila na makiambag. Gusto lang nila nakikinig. Sige lang, turuan mo lang ako ng turuan. Pero kapatid, kailangan na ng tulong ng ministry, kailangan natin magbayad sa airtime, kailangan natin bumili ng camera. Hindi ako pwede dyan. Because I just like to be fed. I just like to be given milk and I just want to cry. Gusto ko lamang magreklamo po muna, pero I don't want to serve. Pero it's a sign that you are growing in your relationship with God pag kayo po ay nandun na sa motivation ng paglilingkod. And Bible prophecy will motivate you to serve. Kasi alam po natin na bahagi po ng turo ng Panginoon na pagdating ng araw na tayo ay lilipat sa kabilang buhay, may factor ang paglilingkod natin sa Panginoon. Bakit? Kasi isa sa maririnig natin kay Lord, welcome, good and faithful servant. Kaya nga po, kailangan tayo po'y magpaligsahan sa paglilingkod sa Diyos. And that is what Bible prophecy inspired us to do. Amen. And the last two is it enhances our hope. Sa Titus 2:11 to 14 po ang reference. Ano ibig sabihin ng enhances our hope? Amen. Kahit ang gulo-gulo ng mundo, ang taas ng gasolina, ang hirap ng buhay, dami masama. Pero nagkakaroon tayo ng pag-asa na babalik po si Jesus at merong nag-iintay sa atin na napakagandang buhay sa ibabaw ng daigdig pag iniayos na ni Jesus ang lahat ng ito. And lastly, amen, it is resulting to motivate us to holy living. Ito po ay gamit para ma-motivate po ang bawat believers na tayo po ay mabuhay ng banal at kaaya-aya sa harapan ng Diyos at sa harapan ng atin pong kapwa. So yan po ang tinatawag na spiritual growth. Nagkakaroon ka na ngayon ng desire to live your life holy. Kaya pagka ikaw ay meron ng ganung passion na you are now has this pursuit na gusto, ayoko na. Ayoko nang mainggit. Ayoko nang gumawa.
Ayoko nang ma-involve sa mga bulahan ng babae. Ayoko nang kung lalaki ka, ayoko nang maniks. Ayoko nang manlalaki kung babae ka naman. Ayoko na nito. Ayoko na magpa-landi-landi sa simbahan, pa-kending-kending sa church. Ayoko na nito. And now my pursuit is about holy living. Why? Pag tinanong ka, why? Because I heard Jesus is coming back. Ayoko na datnan ako ng Panginoon na nasa ganitong kalaswaan ng ugali. Now, it will only be possible if you're hearing Bible prophecy, right? Kaya isa po ito sa gamit ng Bible prophecy. It motivates us to practice and live a holy life. To God be the glory. So, and that is the conclusion and the end of this series of subject na ating pong pinag-usapan for almost 2 weeks. Amen. Na may pamagat pong the importance of prophecy. Manalangin tayo. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, salamat po sa gabing ito na kami po ay muling nakapag-aral, nakapakinig ng iyong salita. At salamat din sa loob ng isang linggo na araling ito na aming pinagsaluhan. Ikaw na po ang bahala sa mga binhi na nahasik. Paunlarin, palaguin mo po ito sa kanilang buhay. In Jesus' name, amen. So again, maraming salamat po sa mga nanood sa atin at sumabay sa Bible study ngayong gabi. Mga kapatid, tayo po ay muling magtatapos sa ating pong gawain na ito ng paghahayag ng salita ng Diyos. At salamat sa mga nag-participate, mga nagko-comment. Salamat din po sa mga nagse-send stars sa atin. Yun po yung isang paraan para kayo makatulong financially sa mission po ng Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. Again, I'm appealing, saying to you that the gospel is free but the means to carry out the gospel, doon po pumapasok ang tinatawag na responsibility nating lahat. Wala pong bayad ng ebanghelyo pero meron po tayong mga gastusin. Kaya kung meron pong puwang sa inyo pong puso ang gawain ng Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Amen. At hindi po ito bilang pagpipilit o anuman, pero baka po, amen, ay meron puwang sa inyong puso ang gawain ng Strong Foundation. Pagkatapos ko po magsalita, ipi-plus po ulit natin ang ating mga mission na atin pong nais na ma-achieve dahil pinagagawa po ito ng Diyos at makamaaari po na kayo maging kasali namin sa misyong ito ng pagbabahagi at pagliligtas ng kaluluwa at maging sa pagtulong sa pastor na atin pong nais na ma-achieve sa atin pong ministeryo. Again, God bless you po. My name is Brother Dexter Durante. Amen. Reminding you, Jesus is coming very soon and a true believer will always walk by faith and not by sight. And never forget that Jesus is Lord. Good night and good day sa lahat po ng mga kapatid sa pananampalataya. Proverbs 11 verse 25 to 26 says, "The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. The people will curse him who withholds grain, but blessing will be on the head of him who sells it." We are blessed to be a blessing. Yan ang isa sa mga hashtag and principle that we live by in this ministry. Kaya naman, we always look for ways on how we can help others expand our ministry and give better materials. This year, we're desiring and praying to start and grow new projects. First, give support to pastors. Being a pastor is not easy. That's why we want to raise $2,500 to pledge for 10 pastors monthly as financial aid. Next, more USB for partners. It has been a long project for our ministry to send out USBs containing end-time preachings. And we want to expand it and make sure that we get to send out more in the upcoming years. And lastly, upgrade our broadcast camera. From the past years, we have only been using a webcam to stream our daily broadcasts, and we are desiring an upgrade. A 42,999 pesos Sony ZV-E10 camera that is able to capture high-quality videos is the good amount and good quality balance camera that we are praying for. We know that all these are possible with God, and that He uses people to help His ministry here on earth. So, we encourage you to partner with this ministry today.